Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap na sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin na mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay nito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan na mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at suma sa kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos sa uli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father. Magandang umaga rin po sa mga kapatid natin nagsisimba, kasama natin sa pagsamba sa Panginoon na nasa kanya-kanyang tahanan. Noong ako po ay nag-apostolate pa sa kulungan, nakakakwentuhan ko po yung mga bilanggo o mga kapatid natin, mga inmates dun sa mga bilanggo, sa bilangguan. At minsan po, maririnig yung mga sharing nila. Kakwento sila, "Father, alam, binago ako ng Panginoon dito sa bilangguang ito. Ako po ay natutong magdasal na rosaryo. Araw-araw po, binabasa ko ang Biblia." Sabi ko dun sa mga inmates, minsan binibiro ko, "Ano pong inyong natatandaan na mga Bible verse, salita ng Diyos?" "Oh, Father, madami. Lalo na po tungkol sa sinabi ni Juan, ni St. John Evangelist, that God so loved the world." No? Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. "Eh, Father, ako niniwala, mahal ako ng Diyos." Sabi ko, nakakatuwa naman po sa ulado niya yan. "Eh, di alam niyo na rin po ang samputos ng Diyos." "Opo, Father! Alam ko na po, memoryado ko yun." "Very good. Alam mo ba, talaga namang malaking ipagbabago niyo sa buhay." "Opo, Father. Kaya lang po, may extra po lagi dun sa 10 utos ng Diyos." "Ano yun?" "Sabi raw po ng mga kasama ko, part ng exegesis nun, kasama sa utos, panglabing isang utos." "Ano yun? May panlabing isang utos? Ano po yun?" Sabi ko, "Say, Father, exegesis daw noon, eh kasama yung huwag kang pauhuli sa 10 utos." Mga kapatid, yun naman po ay kwentuhan lang naman. Pero pag pinag-uusapan po ang Biblia, pag pag-uusapan ng salita ng Diyos,
Sabi po ng mga article, may article po ako nabasa, na sabi doon, even still now in our time, ang pinakang ma-influensyang libro na meron tayo ay ang Biblia. Pinakamaraming libro na nasulat, na ipinaprimprinta, higit pa sa mga conquest ni na Emperador Caesar o Julius Caesar, the Bible, ang Biblia. Ewan ko po kung paano natin binabasa ito, kung paano natin binibigyan ng halaga ang ating mga Bible na sa ating tahanan. Pero para po sa ating mga Kristiyano, generally speaking, hindi lang po mga Katoliko, pero kasi pag pinag-uusapan ng Bible, it speaks about all Christians. Ano man ang iyong denominasyon bilang Kristiyano, Protestante ka, born again ka, Baptist ka, Katoliko ka, bilang Kristiyano, sapagkat inaako natin lahat na tayo mga Kristiyano, para sa atin, ang Biblia, ang Scripture, ay isang regalo ng Diyos. Ito po yung regalo ng Diyos. Kaya nga po, kung ito ay tinitingnan nating regalo, ito ay dapat maging napakahalaga para sa atin. Ito ay magiging bahagi ng ating pagkatao. At ito ay magiging, kumbaga, authoritative book para sa buhay natin. Alam niyo, minsan nagkakatuwa kami nung pag nagba-Bible sharing kami, pinag-uusapan namin minsan, kita mo ro kaagad kung ang kaharap mo ay Katoliko o di kaya ay Protestante o di kaya ay Muslim. Kasi yung mga holy books nila, iba't iba ang pamamaraan ng pagdadala. Pag nakita mo raw na yung tao ay may bit-bit na Bible at ito ay talagang nakabalot pa sa magandang leather na cover book, talagang sabihin mo, ha, malalaman mo, yan ay Protestante. No? Kasi ganun daw katindi ang pagkapalagas salita ng Diyos. Talagang kulang na lang ay sambahin. Talagang ingat na ingat. Yung mga Muslim daw po, hindi lang cover na magandang balot yung kanilang Quran. Talagang ito ay merong natatanging luklukan pa. May magandang lalagyan. Huwag lang ito madumihan, masalaula. Talaga ito'y nakaayos ang pagkakabit-bit. Kaya sabi nila, ganun ang mga Muslim. Sinasamba pa ang libro. Eh mga Kristiyano daw, mga Katoliko, pagbit-bit daw, na nakakipit sa kilikili yung Bible. Say, ah, yan, Katoliko yan, sigurado. Iniipit lang sa kilikili. O di kaya, papatungan ng comics. No? At bit-bit lang na ganoon. Parang baliwala. Kantuhan din lang. Pero siguro hindi natin masyado nabibigyan ng pansin yung katotohanan na ang Biblia ay regalo ng Diyos para sa atin. Bakit ito regalo? Una po, kung susuriin natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, tinatawag natin, o ang Biblia, ay tinatawag natin na salita ng Diyos. Sapagkat ito nga ang Biblia. Ito ay libro na hindi lang sinulat ng tao, kundi ito'y isinulat ng tao, sa wika ng tao, sa paggabay ng Espiritu Santo. Kaya nga ang tawag natin sa mga manunulat ng Bible, inspired writer. Hindi man parang literally
na ibinubulong ng Diyos, ito yung isulat mo, ito yung ilagay mo dyan. Pero sa mga pangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang pagninilay, sa kanilang karanasan, sa natatanging kultura at konteksto na kanilang kinapapalooban, nakita nila kung paano kumikilos ang Diyos doon. At yun ang kanilang isinulat. Kaya nga ang Biblia ay narration, parang diary, parang logbook o journal ng kanilang karanasan ng Diyos. Kaya it's a gift for us because in the Bible, the face of the Lord is revealed to us. Ipinahahayag, ipinakikilala sa atin ang Diyos. St. Jerome po, maganda yung kanyang pagpapahalaga sa Bible. Pinakita niya kung gaano kataas yung kanyang pagpapahalaga sa Biblia. Nung kanyang sabihin, "The ignorant of the Bible is the ignorant of Christ." Pag hindi daw tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin kilala mo si Jesus. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagpapahayag, nagkwekwento, nagsasalaysay kung sino si Jesus. Maliban na basahin natin ang mga sinoptiko, ang ebanghelyo, ang mga karanasan ng unang simbahan, in the Acts of the Apostles, hindi natin lubusan makikilala si Jesus. Maliban na basahin natin ang lumang tipan, the Septuagint, no? Ang Old Testament, hindi natin makikita kung paan unti-unting pumasok sa kasaysayan ng tao ang Diyos at ipinahayag ang kanyang sarili hanggang dumating ang pangako Mesiyas na si Jesus. Yung unang pagbasa po natin na ating napakinggan, biruin niyo kung paano ito sineryoso ng bayang Israel. For sometimes, ang mga Israelita po mula sa diaspora o pagkakatapon sa Babylonia, nanabik sila na mapakinggan ang salita ng Diyos sapagkat sa pagkakatapon nila, nagkahiwa-hiwalay sila and some of the scripture, yung kanilang Torah, yung kanilang mga pinamana sa kanila ng mga propeta na isinulat, eh, hindi nila lubos na basa sapagkat during that time, wala pa pong Bible. Yan po ay mga nakasulat sa mga papyrus, hiwa-hiwalay. Hindi pa po yan nako-compiled. Pero ito po, sabi sa unang pagbasa natin pakinggan, nung sila'y magkatipon-tipon, after, ilang taon ba yon? From 530 to 583 o 86 before Christ, nung sila'y pagbigyan makabalik sa Jerusalem o sa Israel, natipon ang bayan. And they found this book of the scripture. At natipon sila sa liwasang bayan at binasa doon. Ilang oras na binasa lahat ng nasulat doon at matyaga nilang pinakinggan. And at the end, matapos ito'y kanilang mapakinggan, ang nagkasundo ang bayan, susundin namin ang lahat na nasulat na sinasabi ng Panginoon. Ganun sila kaseryoso. At ano yung nasulat doon? It speaks about the law of the Lord, the traditions of the earliest community ng mga Israelita. Pero para sa kanila, mahalaga na sundin ang mga nakasulat doon para sa kanila, ang Diyos ang nagsalita sa pamamagitan nito. At totoo po yun hanggang ngayon. Kahit na ito'y nasa sariling lingwahe natin, bagamat originally the scripture is written from the Hebrew and Greek, then later on, in around 360 or around 500,
Isinalin po ito ni Saint Jerome sa Vulgate o Latin Vulgate na tinatawag as the official translation of the Bible. Pero ang salita niya ay hindi nawalan ng impluwensya o bisa para maging gabay sa buhay ng tao, sapagkat ito ay tunay na galing sa Diyos. Hindi po natin malalaman kung ano ba ang utos ng Diyos kung hindi nasulat sa Scripture. Hindi natin malalaman na mula pa kay Isaias, nangako na ang Diyos o sa nauna pa mga propeta na magpapadala siya ng Mesiyas. Kaya nga po sa ating napakinggang Ebanghelyo, ito yung ikalawang bahagi na ipinahayag sa atin ni Jesus, na siya ang kaganapan ng pangakong ito na nagsimula pa kay Propeta Isaias. 500 years or 1,000 years bago pa maganap ito, BEC, bago pa siya dumating, para ipakita sa mga tao na naganap ngayon ang nasusulat dun sa kanyang binasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Yung mga modern historian po o mga scholar, tawag po nila rito typology. Because in the Old Testament or the declaration of God, the Word of God from the Old Testament ay pinoforeshadow, parang nagbibigay ng clue, ng prelude sa kung ano yung magaganap in the New Testament. At maunawaan natin yung Old Testament in the light of the New Testament. Doon po nang gagaling. Kasi yung kaganapan ng lumang tipan ay nasa bagong tipan nang dumating si Jesus. At para po maintindihan ito, si San Lucas po, ang ikatlong ebanghelista, ay nagsikap na sumulat, sabi po niya rito, the prologue of the book of the Gospel of Luke, yung una pong bahagi na binasa ko kanina, yung po ay prologue from chapter 1, verse 1 to 4 ni St. Luke. Para ipahayag at ipakita sa atin na itong sinulat niya, hindi galing lang sa chismis. Ito'y sinuri niya. The intention of St. Luke is to create a seemingly a historical account of the good news about Jesus, in which later on, ito po ay magpapatuloy, kaya po ito ay parang volume 1 ng sinulat ni San Lucas, magpapatuloy sa gawa ng mga apostol, volume 2 ng sinulat ni San Lucas, para ipakita yung kaugnayan na mula kay Jesus sa pagdating ng pangakong Mesiyas na ipinangako ng mga propeta, na ipinahayag ng mga apostol, itong paniniwala at turo ni Jesus, pagsamba sa kanya, nagpatuloy sa pamumuhay ng early community of Christians, ng mga tagasunod ni Jesus. Kaya nga po, itong sulat na ginawa ni San Lucas, na ipinatutungkol kay Teofilo, sabi po ng mga scholars, ay maaari nga na ipinatutungkol niya sa isang bagong convert na Kristiyano sa pangalang Teofilo na may mataas na katangkulan. Kasi po, in the English translation, may ginamit pa siya na parang excellency. O di kaya kagalang-galang na Teofilo. To address the person, kung kanino pinatutungkol ito, para ipakita, makumbinsi siya at maunawaan niya yung kanyang pananampalatayang tinanggap, yung kanyang pagsunod kay Jesus. Kaya sinikap niya itong isulat. And then later on, some scholar also, ina-explain nila o pinaliwanag na maaari kung hindi man ito talagang person, na specific person, sabi nila, maaaring ito rin ay isang
patungkol sa mga nagmamahal sa Diyos, sa mga kaibigan na maka-Diyos. O gusto niya yakapin ng pananampalataya kay Jesus. Kasi daw the meaning, the translation of the name Theophilo means beloved of God or lover of God. Na pinatutungkol marahil ni San Lucas sa mga gusto niyong makap sa pananampalataya at sumunod kay Jesus. Ano man po yung specific na rason, dahil hindi natin matatanong ng diretso San Lucas, pero ito yung most likely nakapakahulugan ng sinulat na ito ni San Lucas. At sa kanya ikwekwento ang salaysay tungkol kay Jesus. Kaya nga po ang Biblia, as a gift from God, makikita natin ito ay may kwento na tungkol sa pagpasok ng Diyos, pagpapahayag ng Diyos, ng mga utos ng Diyos, ng mga turo ni Jesus, especially in the New Testament. But the same time, kalakip, nakahalo, nakakasama sa kwento ng pagpasok ng Diyos dito ay ang kwento ng pagtugon ng tao, ng pakikipag-ugnay rin ng tao sa Diyos, ng mga mananampalatayang kumikilala sa Kanya. Kaya ito yung Biblia. Ito yung kasulatan natin hanggang ngayon ay pinahalaga at pinagninilayan. Kaya naunawa natin ngayon, ating tinatanggap, pinahahawakan, na minsan ang Diyos ay lubos na nagpahayag ng Kanyang sarili sa ating mga tao. Na ang Diyos nangusap sa atin at patuloy na nangungusap. Kaya nga po sa turo ng simbahan, kapag uma-attend tayo ng misa, ng Eucharistia, hindi lang po tayo ang nagdadasal at nangungusap. Hindi lang tayo umaawit ng papuri sa Diyos, ng Alleluia. Ang presensya ng Diyos ay patuloy na atin naririnig sa mga panalangin. Ang Diyos na nangungusap at nagbibigay ng Kanyang nagtuturo sa atin at gumagabay sa atin, nagpapahayag ng Kanyang kalooban sa Kanyang salita na binabasa sa mga kasulatan. Nado ng Diyos sa homily ng pari na sinisikap na isa ngayon iugnay sa karanasan natin ngayon ang kasulatan at ang mensahe ng Diyos. Nado ng Diyos, nangungusap ang Diyos. At tinatanggap natin ang Diyos sa katawan at dugo ni Jesus na Kanya ipinangakong ibigay noong huling hapunan sa komunyon. Kompleto na ibinibigay ng Diyos ang Kanyang sarili. Kaya ganong kalaki ang papel ng salita ng Diyos sa atin. Kaya nga po, dahil dito, ang salita ng Diyos ay biyaya sa atin sapagkat ito ay isang gabay sa tamang pamumuhay, sa katotohanan at moral na pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga po, pag sinuri natin ang Biblia generally, from the old hanggang sa kaduluduluhan sa huling libro ng Biblia, ang libro ng pahayag o Book of Revelation, isa lang ang Kanyang layunin. Ang pinahayag ni Jesus na makamtan natin ang kaligtasan, ang kalayaan mula sa kasalanan at kay Satanas. Tayo'y makarating sa langit. There are four phases of meaning in this scripture. Kapag binabasa po natin ang Bible, napakarami pong meaning. May apat daw pong sense of meaning ang Bible. The literal sense of meaning, the spiritual sense. Yung spiritual sense, tatlo po siya. Kaya po, pwede natin makita sa Bible, pag binasa natin, makita natin yung meaning o yung pakahulugan nito. Dun sa spiritual meaning, na doon yung tinatawag na allegorical to faith. The moral meaning. The
anagogical meaning or the destination, our goal. Tatlo po pala yun sa spiritual meaning. At doon po, makikita natin. Kaya po, pag binasa po, gaya po ng binasa ko ngayon, yung sa gospel, pwede po natin tingnan ito. Literally, ano ba ang konteksto na kinapapalooban ni San Lucas nung isulat niya ito? Ano nangyayari sa kanila? Bakit niya ito sinabi? Anong pinagdadaanan ng community of Luke? Tapos po, titingnan natin ano yung spirituality ng Lucan community. Bakit ito yung kanyang pagpapahayag? Pagpapakita na si Jesus ang Mesiyas na inintay ng mga Israelita. So, yun po yung maaari natin makita pag pinag-uusapan natin ang Bible. Kaya lang po, dahil nga po, sa iba't ibang levels of meaning ng Bible, ng pagbasa ng Biblia, pwede tayong magkamali at magkaroon ng pagkakaiba-iba ng interpretation. Lalo na po pag sinabi natin na, at naging batayan na lang natin, since it's the Word inspired by the Holy Spirit, kung ano yung udyok sa akin ng Espiritu Santo, yun na yun. Baka po maligaw tayo. Kaya nga po paalala sa atin yung Gospel ni St. Matthew, the early chapters of the Gospel of Matthew. Kahit yung demonyo nun si Jesus ay nag-aayuno para tuksuhin at iligaw si Jesus dala ng kanyang pagkagutom at kahinaan dahil sa pag-aayuno, Bible din po ang ginagamit. Nagko-quote din siya ng scriptural passage. Kahit demonyo, maalam pong gumamit ng scripture. At kapag hindi po tama ang paggabay at ating pag-uusisa, pagninilay ng salita ng Diyos, baka pag binasa natin ang scripture, imbis na maging gift of God, ay maging mailigaw tayo. Marami po ngayon sa panahon natin, kinukot ang Bible, ang salita ng Diyos, pero hindi binabalikan yung original meaning. Kaya nga po isang bilin, kabilin-bilinan sa atin, kami po nag-aaral ng theology. When we read the scripture, we read it according to the divine tradition of the church, based on the context and the intentions of the evangelist or the writer, based on the community na kinabibilangan nila. Kaya nga po, the best way, kapag nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawan sa scripture, babalik po tayo sa paggabay ng simbahan as the magisteria or the guardian of the scripture. Kasi later on, ang compilation of the gospel of the scripture ay nagsimula po sa loob ng simbahan. At ang nagbaba po sa atin ng Bible ay ang simbahang Katoliko. Ito'y sinikap ni translate noong 300 ng mga church fathers, especially si Athanasius and Jerome. And then later on, in 382, in the Council of Rome, nagbigay po sila ng una na set na itinuturing na canon of the Bible. And then later on, na-revise po yun, and that's the final, around 500, in the year 1500. Yun na po yung Bible hanggang ngayon. Galing po sa simbahan, galing po sa komunidad na itinatag ni Jesus para magkaroon tayo ng maliwanag na interpretation at paggabay. Pag kung saan-saan tayo bumunot ng paliwanag nito, lalo na po pag may clashes of interpretations, maliligaw po tayo. Kaya nga po ngayon po nga National Bible Sunday, ito po yung hingin natin sa Panginoon. Sana makita natin yung Biblia bilang regalo, maging gabay natin sa buhay, magdulot sa atin na tunay na pagbabago, kabanalan at paglago sa pananampalataya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.